Ang selebrasyon daw ng Pasko ay mayroong ilang pinagkapareho sa preparasyon para sa kasal. Maaring abalang-abala tayo sa mga preparasyon, pero posible pa din na hindi madali ang tunay na dapat paghandaan. Madalas na nating nadidinig at nababasa tuwing Pasko ang Jesus is the reason for the season. Pero sa kabila ng paulit-ulit nating nababasa at nakikita ang mahalagang paalaalang ito, tila natatangay pa din tayo ng maling pananaw at maling preparasyon. Hindi naglalayo ito sa kasal. Yun bang lahat ng detalye ng wedding ay planado? Mula sa isusuot hanggang sa kung ano ang sasayawin o kakantahin sa kasal. Pati po tayo sa reception ay tinesting ng lahat. Kaso lang, baka sa kabila ng napakaraming preparasyon sa wedding, hindi naman napagtuunan ng marriage o yung mismong pagsasama. Napakarami ng naikasal sa Instagrammable na venue, ginalingan ang mga bahagi ng wedding program at talagang ginastusan. Pero sa kabila nito, tila hikahos sa preparasyon para sa mismong marriage nila. Hindi naplano ang buhay matapos ang wedding. At minsan pa nga, lahat ng gastos ay para lang sa wedding at hindi sa buhay may asawa. Hindi naman masama ang maraming preparasyon. Pero dapat preparasyon para sa lalong mahalaga. Parang Pasko. Taon-taon ay inaalala, ginagastusan, pinaghahandaan at inaasam. Pero ilang kaya sa mga naghanda, nagplano at nag-asam ng Pasko ang nakadali sa tunay na diwa nito? Kahit noong si Jesus ay dumating sa mundo, makikita na ang tugon ng tao ay iba-iba. Hindi lahat nakadali ng tunay na pakay at biyaya ng pagdating ni Jesus. Ang sabi ng Bible, naparito siya sa mundo at kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. Ang eksenang ito ay nauulit halos taon-taon. Busy lahat sa kung ano-ano, masaya dahil Pasko, pero hindi nadadali ng ilan ang tunay na dahilan ng pagdating ni Jesus. Parang kasala na kung saan buhos lahat sa wedding, pero hikahos pagdating sa marriage. Mali-mali ang tuon, hindi nadali. Naway maunawaan ng bawat isa na ang mga paghahanda ng pagkain, pagbili ng mga gamit, pagreregaluhan at kung ano-ano pang tradisyong kinasanayan tuwing Pasko ay wala naman noong dumating si Jesus. Hindi na parito si Jesus para magkaroon ng handaan, kundi upang ipagkaloob ang kaligtasan. Hindi siya naparito upang lumaki ang gastos ng tao, kundi upang ipaunawa kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Hindi na parito si Jesus upang magbigay lang ng temporal na biyaya. Ang tunay na pakay ay upang magkaloob ng buhay na walang hanggan. Naway sa pagkakataong ito, ay madali mo ang dahilan kung bakit may Pasko at maranasan mo ang kaligtasang kaloob ng Diyos para sa iyo. Asa ka pa!